Hello! So, ikaw ba ay merong balak na kumuha ng house and lot using the Pagibig financing terms? So, ito muna yung mga tips ko, baka makatulong po sa inyo. So, watch this video. Wow! If you are into housing loan information, K-drama panari, travel blogging, please feel free to hit the subscribe button and the notification bell. At isama mo na rin yung all para lahat ng yan ay mapapanood mo every upload ko. Thank you! Hi! So guys, bilang isang house and lot buyer, we wanna make sure muna na bago tayo magpa-reserve or kapag nakapag-pa-reserve na tayo, kung tayo ba ay pasado sa ating housing loan in Pag-ibig financing. So, ito yung mga pag-uusapan natin ngayon kung kayo ba ay pwede o hindi. At kung bakit hindi pwede, ito yung mga pwede nyong gawin. Ilang buwan ka nang naguhulog sa Pag-ibig? Tama nga ba? Tips nga ba ito? Where actually most of the time, question to na na-encounter namin sa mga buyers. So, ilang buwan po ba ang kailangan ko na contribution sa Pag-ibig para po maka-avail po ako ng housing loan? Basically, 24 months po dapat ang inyong hulog sa Pag-ibig para po kayo ay ma-approve sa inyong housing loan. Pero, depende po yan kung yung kinukuha ninyong property ay pre-selling or RFO. RFO means Ready for Occupancy. Kapag pre-selling kasi, yun yung mga pabahay or mga projects na wala pang nakatayong structure or bahay. Kaya, inaalaw ng developer, magpa-reserve ang buyer nang hindi pa umaabot ng 24 months ang kanilang Pag-ibig contribution. Pero once na nag-avail ka ng Ready for Occupancy, dapat 24 months na po ang inyong contribution sa Pag-ibig. Next question is, paano naman kung hindi pa po ako maabot ng 24 months? What do I do? Ang pwede mong gawin, for example, for locally employed, when you get your ESOP, makikita mo doon kung ilan po yung contribution na kulang pa sa'yo para makapag-avail ka ng housing loan. If kulang ka ng let's say mga 3 months, pwede mo po siyang ilam sa payment. Same thing with the OFW. Kung kulang ka rin, pwede rin mag-lump sum payment para mabuo yung 24 months natin. And then, ang monthly na kailangan mong bayaran for that lump sum is 200 pesos. 200 pesos is, yes, 200 pesos times 3 equals 600. Pero minsan, depende rin po yun sa amount or value ng bahay na ilo-loan mo kay Pag-ibig. Kasi, when you go to Pag-ibig office and you ask for ESOP or MSVS, they're going to ask you kung magkano yung bahay na ilo-loan mo. So, kung medyo mataas yung price, let's just say, sinabi mo na mga 1 million or higher, sisigilin ka nila ng around 500 per month. So, mas mataas yung value na kailangan mong bunuin. Next tip is you have to prove that you have a financial stability or capacity to pay. How do you do that? First is for the local employee, you have to submit your certificate of employment with compensation, notarized siya with seal, with your company ID, and payslip, latest payslip. Ito yung listahan ng mga another list na kailangan mo ipasa. Pero pinaka-importante talaga is yung payslip and your COEC. For the OFW naman, is you have to submit your latest job contract with the POA stamp and your visa to work, kung sa mga country nandun, visa to work, and then yung entry and exit mo sa Pilipinas. During your housing loan application, dapat nasa ibang bansa ka kung saan ka man naka-assign. And for the businessman naman, ito yung mga listahan ng mga dapat mong ipasa. Medyo madugo kapag businessman, ang dami talaga requirements. Pero, one more thing, kapag businessman,
hindi 100% na-approve yung value ng nilo-loan mong bahay. Depende pa rin yun sa income mo o sa ipinasa mong income requirements. Kasi merong nag-loan ng 500,000 pesos, pero ang na-approve lang is, let's just say, 400,000. So, yung remaining balance na 100,000, kailangan mo siyang bayaran. Okay? And, yung pinakasummarinan, kailangan kapag nag-a-apply ka ng housing loan, or kapag ongoing yung iyong housing loan investigation, credit investigation, dapat ikaw ay may trabaho. Hindi pwedeng wala dahil may useless lang yung iyong down payment. Hindi ka ma-approve. Kaya show them that you have a financial stability or capacity to pay with the documents required. Ito, next tip. Maganda to. Sa mga nakaka-relate lang. Meron ka pang utang kay Pag-ibig, meron ka pang calamity loan, meron ka pang salary loan, or whatever loan, unless housing loan ha. So, kung ikaw ay merong calamity loan, salary loan, don't you worry, dahil makakapag-housing loan ka pa rin. Pero, kailangan mo muna siyang isettle or i-update ang payment. Kasi syempre, minsan may mga company na binabawasan ka, pero hindi pala nililimit kay Pag-ibig. So, kailangan mo siyang isettle, ha? Yun yung next tip ko sa'yo. Another tip ko is, kapag ikaw naman ay kulang ang sahod, hindi approve yung sahod mo, ang sahod mo ay 15,000, yung nilo-loan mo ay 2 million. Laki. So, ano ba yung mga dapat mong gawin? Unang-una, humanap ka ng co-borrower mo. Yes. Sino ba yung mga pwede mo maging co-borrower? Yung mga first degree relative lang dapat. Lola mo. Lolo. Ginawa pang co-borrower sa lolo, edi mga 1 year to pay na lang yun. Pwede yung father mo, mother mo, kapatid mo, ate mo, yan. Basta mga first degree, ginakamag-anak, pwede yon na maging co-borrower. At syempre dapat, wala pang loan or housing loan yung iyong magiging co-borrower. Dapat malinis pa yung record niya sa Pag-ibig. And speaking of loan, yung may calamity loan, yung may salary loan, yun pwede yun, papasa yun para sa housing loan. Pero kung ikaw, kuya, ate, ay nakapag-housing loan na dati at pinakancel mo yung loan ng cancellation, yung loan ng cancellation na foreclosure property mo, delinquent payer ka na. Hindi ka na pwedeng mag-housing loan ulit. Hindi ka na pala pwedeng mag-loan. Yes. Another option na pwede mong gawin kapag kulang ang iyong sahod, for example, 16,000 ang required income, 14,000 ang basic salary mo. So, hindi ka pa rin pumasok. Sad life, di ba? Pero, don't worry, dahil may option pa po tayo na pwede mong gawin. Wala ka makuha ang co-borrower. Ang pwede mong gawin is, dagdagan mo or lakihan mo yung iyong down payment. From 10%, make it 20% para 80% na lang yung loanable amount mo. Oh, di ba? Kaya mo yun. Kung kaya mo, gawin mo at makakapasa ka na sa iyong housing loan. Itong next tip, very important. Sa housing loan, may batas. Kapag nagsinungaling ka, ay hindi ka na pala pwede mag-housing loan. Pero kapag naging honest ka, ay pwede ka na palang mag-housing loan. Diba? So, paano? Unang-una, yung batas natin sa housing loan, maging honest ka sa iyong ahente. Maging honest ka na ikaw pala ay meron ng housing loan dati. Kasi, kung meron ka ng housing loan dati, ano ba yung status? Tinuloy mo ba? Or okay pa yung status mo? Kasi kung hindi mo tinuloy, ay hindi ka na pala pwede mag-housing loan. Delinquent payer ka na pala. So, blacklisted ka na. Pero kung ikaw naman ay good payer, religiously nagbabayad, tuloy-tuloy,
ay pwede ka na ulit mag-housing loan. Maa-approve ka ulit, depende sa sahod mo at sa capacity to pay mo pa. Paparecompute ka muna kay Pag-ibig. Diba? Iba na yung honest. Sabi nga, diba? Honesty. Eto, yung pamilya ko, kapag kinhanti nyo, ang layo na sinasabi ko. Ang layo ko. Hindi. Hindi ako makabubog kay Coco. Okay, yung pamilya mo, anong klaseng pamilya po ba yon? Pamilya ba na nanay, tatay mo, o pamilya na asawa at anak mo? Kasi may mga buyers po na kapag tinanong namin during the reservation period, single po sila. Pero kapag chinek na or siniay na si buyer, double pala. So kapag double at hindi mo dineclare or nakadeclare sa Pag-ibig at na-check ni Pag-ibig na ikaw pala ay double at hindi single, hindi ka maa-approve. Kaya dapat be honest. Kasi marami namang pwedeng option. So, let's be honest with each other. Kailangan malaman ng mga ahente nyo yung mga information regarding sa inyo para matulungan nila kayo na pumasa sa inyong housing loan. Hindi po sila chismoso-chismosa. Hindi po sila nangyayaram sa mga buhay ng may buhay. Gusto lang nilang malaman kung ano yung inyong eksena o senaryo para makapagbigay sila ng advice. Kasi yan po ang trabaho ng mga real estate agent. Mag-advise. Next, kailangan nyong umattend ng seminar sa Pag-ibig. Please lang, nag-housing loan po tayo. Nag-housing loan po kayo. Kapag in-advise kayo ng developer, ng ahente ninyo na umattend kayo ng seminar sa Pag-ibig, alam namin may trabaho kayo. Alam namin mahirap mag-leave. Pero, gawin niyo naman po ng paraan. Kasi hanggat hindi po kayo uma-attend ng seminar or orientation sa Pag-ibig, which is tatagal lang naman ng mga 30 to 45 minutes, hindi po kayo matutuloy-tuloy sa inyong loan take-out. Yes. So, tandaan niyo po yung mga lahat ng sinabi ko. Hopefully, matandaan ninyo. Ano nga ulit yan? Ako lumot ko na. So, tandaan nyo na lang. Tandaan nyo at baka sakaling pumasa po kayo sa inyong housing loan. Kung may question, comment down below. Kung walang question, thank you.